Maraming mga pagbabago sa iba't ibang mga bansa. Kukumustahin natin sa Hong Kong. Ito po ang inyong Bantay OCW Foundation mula sa Inquirer.net, Inquirer Television at Radio Inquirer Online. Ako po si Susan K. Bantay OCW. Bantay OCW. Kumusta ngayon sa bansang Hong Kong? Ano nga ba ang mga bagong batas, panuntunan na ipinatutupad doon? Papaano ito nakakaapekto sa ating mga OFW? Nagbabalik ang ating producer host mula po sa Kabayan Radio Hong Kong AM 864, DJ Stanley YUMANG. Hello Ate Su, thank you for having me. Very timely ang ating updates dahil may Omicron cluster tayo ngayon dito sa Hong Kong. Oo, kumusta kayo dyan? Anong kalagayan ng Hong Kong? As you know, ang strategiya ng Hong Kong is we have a COVID zero policy which follows the mainland policy. So ibig sabihin, one infection or one recorded case is one too many. I don't know if you remember at this too, naalala niyo po ba yung RTHK radio dito sa Hong Kong? Naalala niyo yung public broadcaster, in-evacuate sila this afternoon because isa sa kanilang host ay nag-positive. Ano sila, under fire sila because ang daming mga officials ay nag-attend ng isang birthday party nung Lunes kung saan 100 na nag-attend ng party ay kin-quarantine na. Kasama po doon ibang officials dito sa Hong Kong. So they were found breaching COVID protocols. Nagsalita na ang chief executive ng Hong Kong at nagbitaw na ng mga matinding salita tungkol sa mga nag-breach ng protocols. Eh, napakahigpit sa Hong Kong. Yung huli nating usapan, talagang sinasabi mo nga na zero dapat ang mga COVID cases. Siya kaya wala talaga, naglulusot. Pero bakit mukha yatang nagluwag? At marami ngayon ang nasa quarantine facility. Well, niluwagan yung restrictions dito at so because wala kaming recorded local cases for many months. Ang Omicron cluster, nagsimula ito sa isang air crew ng Cathay Pacific. Ang Cathay Pacific, mga air crew members nila, stricto din ang rules na dapat nilang sundan. Ibig sabihin, pagbalik nila dito sa Hong Kong, kailangan stay in lang sila sa either kanilang hotel or facilities na binibigay sa kanila. Unfortunately, may ilang air crew members lumabas para mag-dinner kasama ang kanilang kapamilya. E nag-test positive yung air crew na yun for Omicron. Now, alam natin ang latest news tungkol sa Omicron. Scientists are still trying to gather data, information. Some are saying na at least hindi critical ang Omicron. But it's highly transmissible. Now, highly transmissible is a way to say, para hindi magpanik ang tao, that it could be airborne. It's the only explanation kung bakit ang bilis makahawa ng Omicron. Now, from the air crew member, ilan na ang nag-positive? And so far, health authorities dito sa Hong Kong, sabi nga nila, no, naging honesto sila, sinabi nila, nahihirapan silang maka-keep track ng ilan ng infection dahil ang daming transmission chains. And so in a span of a few days, ang bilis talaga, ang dami na ng cases. And actually, just today, kabibriefing lang ng Center for Health Protection dito sa Hong Kong, there were a few more cases. But so far, hundreds na po ang nasa quarantine facility dyan sa Penny's Bay. Imaginin mo, Ate Sue, yung buong restaurant, lahat ng nag-staff na nagtatrabaho doon, quarantine lahat sila at ang mga kapamilya nila. Ganun kabilis na pupuno ang mga quarantine facilities dito sa Hong Kong. Mabilis yung contact tracing ninyo. Very aggressive. Aggressive ang contact tracing. Ibig sabihin natin, Sue, kapag ang isang tao ay positive or preliminary positive, ang buong building ila-lockdown overnight. Lahat ng tao sa building, titestingin lahat yun. So doon pa lang makikita na kung may nahawa na doon sa facilities mismo ng building. So very aggressive. Unannounced. Hindi nila alam. Ibig sabihin, bigla na lang makikita mo sa baba ng bahay mo, may mga police, may mga medical staff, mag-cordon off nila yung isang block ng building and yun na yun. Overnight na yun until the following day. Mas maganda yung ganun. Wala talagang makakalusot. Pero so far, paglabas itong bagong variant na ito, wala namang
balita na may na-lockdown kayo na isang city, isang lugar? Actually, almost every night over the last few days, Ate Sue, may nalalockdown na building. Building kung saan nakatira yung mga nagpa-positive. Pero citywide lockdown, yan ang ina-avoid ng Hong Kong. Ayaw nilang mag-lockdown. Sabi nga ng iba dito, at least hindi pa ganun katindi katulad ng nangyayari sa mainland. Dahil sa mainland, pag ang isang city may isang case, lockdown ang buong city mismo. For example, Xi'an, a few days na ang kanilang lockdown, I think over 2 weeks na, 13 million people lockdown sa Xi'an. 13 million, napakarami noon, ha? Yes, 13 lockdown million sila. People. Yes, oh. so ang wala silang magawa, kailangan lang nilang umorder ng pagkain nila at ang health authorities doon sa Xi'an dinideliveran sila ng pagkain. Paano nito naapektuhan ang ating mga kababayan na nagtatrabaho diyan sa Hong Kong? Yan ang questions na tinatanong sa amin natin. So over the last few days, magla-lockdown ba? The thing is, hindi namin sila masasagot dahil hindi natin masasabi kung gaano katindi ang bilis ng Omicron, ang pag-spread ng Omicron. And I'm sure nabalitaan nyo natin soon na ban ganyan ang flights galing sa Pilipinas along with 8 other countries starting Saturday hanggang January 21st. Yung mga kabayan natin, ang concerns nila is, naku po, sabi nila, hindi na naman po ba ako palalabasin ng bahay nito? Posible na babalik tayo niyan. Even though itong taon na ito, na-avoid natin yan. Marami tayong mga kabayan na over the last few months na nakakapag-enjoy na ng paglabas-labas, pagpunta sa beach, sa mga parks, pag-hike. Pero posible na magsimula na naman yan. Baka pagsabihin sila ng mga amo nila na bawal muna lumabas for the next few weeks. At pag sinabing bawal lumabas, talagang dapat sumunod sila sa kanilang mga amo. Hindi pwedeng magtitigas ulo at lalabas din, DJ Stan. That's right, Ate Sue, kasi employer natin yan. Kapag ang sinabi ng employer, ito ang patakaran sa trabaho, kailangan sumunod tayo, otherwise mawawalan tayo ng trabaho. Ganun din naman, kahit saan ka nagtatrabaho, opisina, kahit tayo dito sa estasyon, pag sinabi ng amo, itong protocols kailangan sundan. Kasi kahit kami dito sa radyo, yan na rin ang inisyuan na kami ng memo, which means mag-iingat na yung labas-pasok mga special guests, for example, na papasok sa estasyon. May tinatawag kaming trust system dito sa radyo. Kilala nyo ba ang guests ninyo? Sila ba ay mapapagkatiwalaan ninyo na hindi lumalabas-labas? Hindi nagpa-party-party kung saan-saan? Eh kaya nga lang, hindi natin sigurado kung gaano talaga tayo ka-safe, hindi ba? Kaya nga po, Ate Sue, trust system. Yun ang sinasabi, trust system. Hindi rin natin mapagkakatiwalaan itong virus na ito eh. Nabigla yes. Na lang palang lalanding sa atin. Yes. Yung latest case dito sa Hong Kong, ang hirap intindihin kasi Ate Sue, ang layo nila sa isang restaurant, no? Ang layo, malayo sila. Pero nahawa pa rin yung mga kumain doon sa restaurant na yun. Kaya nga, sinasabi nila, highly transmissible. And again, yan ang ayaw sabihin ng authorities para walang mass panic. But there has been in some circles, some experts na nagsabi na it's airborne. And yun lang ang reason kung bakit ang bilis ng spread. So, ibig sabihin, ang simpleng hinga lang ng tao na may sakit, baka may virus na yun. So bago itong order ng ban ng mga flights na naman, yung quarantine system na pinatutupad ng Hong Kong, ganun pa rin? Walang nabago sa mga pumapasok? Wala po. Walang nagbago. It's still the same. Yung mga gusto makapasok sa Hong Kong, 21 days. Even though ang Omicron, according to scientists and research, 3 to 5 days ang incubation period. Ibig sabihin, 3-5 araw, malalaman na agad kung ang isang tao ay may Omicron variant. But still, dito sa Hong Kong, stricto, 21 days bago kayo makapasok. Ang isa pa sa nakakalungkot, bubuksan na sana ang borders between Hong Kong and the mainland. We were just a few days away from opening the borders, which means mga businessmen dito na gustong pumasok sa China, nagkaroon kami ng case.
And so that means stop lahat ng mga plano. Kumusta ang ekonomiya ng Hong Kong? Over the last few months, naglabas nga yun ng gobyerno ang tinatawag na spending vouchers. Ibig sabihin, bibigyan ka ng pera, but hindi pwedeng itago, hindi pwedeng i-keep. Ang spending vouchers is para gamitin ng isang tao para mag-shopping talaga. Ibig sabihin, special amount of money, papupunta lang sa mga pagbili-bili, merong ano yun, may deadline yun, so kailangan gastusin. So ibig sabihin, ang nilabas ng gobyernong pera, babalik din sa ekonomiya ng Hong Kong. Unfortunately, ang pamimigay na yan is only for mga residents dito sa Hong Kong. So marami din tayong mga kabayan na Hong Kong residents na nakapag-enjoy na mag-shopping itong few months, especially for Christmas. Unfortunately, mga OFWs, workers lang, household workers dito, hindi sila kasama dun sa scheme. Talagang mandatory, no, na gastusin nila yon, dahil syempre sabi mo, para gumulong ang ekonomiya ng Hong Kong. Yes. Yung mga tao nila, yung mga stores, yung mga shops, dapat din magbukas. Yes. Pero yung mga OFW natin, walang ganyang subsidy. Hindi ba tinulungan din ang kanilang mga Hong Kong employers? Well, the good news is there are some employers, mga mabait talaga, mababait na employers na binigay yung voucher sa mga ano nila, wow. Mga household workers nila, kasi para sa kanila, ano ba naman yung 5,000 Hong Kong? Para sa kanila, maliit na bagay lang yan. So, yung octopus, naalala mo yung octopus card, that is true. Ang ginagamit natin sa pag nagte-train, sa bus, yan. Doon pinasok yung pera. So, napakadali lang. Sabihin lang ng isang amo, here, use my octopus. Andyan yung ano ko, yung binigay ng gobyerno. Gamitin mo, ubusin mo. So, meron kaming nabalita ang mga ganyang mga napaka-happy na stories, but not enough. Ang trabaho, kumusta naman dyan? Hong Kong companies, noong una-una kasi, di ba, last year o 2 years ago na, nagsarahan din ang iba, at bago pa yon, kasi bago pa ang pandemya, talagang may kaguluhan na rin sa Hong Kong noon. Well, nakarecover kahit papano over the past year. And again, kailangan maintindihan natin, pag walang infections, mababa ang infections, maganda ang contact tracing. Pag nako-contain yung virus, babalik ang business, babalik ang activities, the economy will start rolling. Kailangan muna i-solve yung issue tungkol sa virus, and then the economy can start rolling. Over the last few months, businesses reopened. In fact, dahil nga walang local transmission, nag-hiring uli kasi kulang yung natitirang mga staff sa mga businesses. So, according to economic data ng Hong Kong, naka-recover over the last few months. Now, over the last few days, kasasabi na naman ng gobyerno, 15 types of businesses isasara. That means massage parlors, beauty parlors, mga gyms, for example. Obviously, hindi sila masaya. Kasi dahil sa pagkakamali ng isang aircrew or ilang aircrew members, kailangan nila isara yung business nila. At habang sarado ang business, syempre, tuloy pa rin ang pagbabayad ng sahod sa mga staff. And so, marami ang hindi masaya over the last 2 or 3 days tungkol sa mga pangyayari dito sa Hong Kong. And that's why, sinabi ko kanina, nung simula ng ating pag-uusap, napaka-timely. Medyo, hectic ngayon dito sa Hong Kong. Everyone is on the edge. Kasi binabantayan kung ano ang development tungkol sa Omicron cluster. Ang main issue talaga is yung vaccines. Yung vaccine inequity, sabi nga ng World Health Organization. Sabi nila, mga mayayaman na bansa, nakaka 3 shots na. Ibig sabihin, may booster shots na sila. Israel, a few days ago, double booster na sila. At iso, 4 na ang shots nila. Where other places or other countries na kulang ang siyempre, hindi nila ma-afford, walang vaccines, mahirap makakuha kahit isa. So yan ang ini-explain ng World Health Organization. Kung ang mga mayayaman na bansa, kahit kayo ay may booster shot na or double booster pa, yung virus, dadami yung variants niyan, galing sa mga bansa na walang vaccines. Just like the Omicron variant na nanggaling sa Africa. Kulang ang vaccines nila,
which is perfect condition para mag-emerge yung mga bagong variants. Pero yung mga citizens naman dyan, hindi naman kailangan pilitin pa para magpabakuna. Ah, yan din. Isang issue din yan dito. Ang Hong Kong, ibang klaseng mix ng mga tao kasi dito sa Hong Kong. Maraming citizens dito sa Hong Kong. I know it will sound like siguro kinikriticize ko ang ibang tao dito sa Hong Kong. But they can sometimes be very ungrateful, very hard to please. Because of that, ayaw nilang magpabaksi. Just for that na wala kaming tiwala sa ganito, ganyan. So ayaw namin magpabaksin. Pero nung sinabi nung government a few days ago na dahil sa Omicron, kung wala kayong vaccines starting February, hindi kayo makakapunta sa mga museums, hindi kayo makakapunta sa mga restaurants, hindi kayo makakapunta sa mga ibang lugar, doon nagsimula ang rush para kumuha ng vaccines. Ang nag-uunahan ngayon dito sa Hong Kong is ang mga taong gustong makakuha ng booster shots and first timers, yung first time kukuha ng shots. Yan ngayon ang nangyari sa Hong Kong, tumaas ang vaccination rate over the last few days because of the Omicron cluster news and dahil sa news na yun nga, pag wala kang isang shot, hindi ka makakapunta sa iba't ibang lugar dito sa Hong Kong. Nako, doon sila natakot, ano? lockdown sila talaga. Yes. Hindi sila, yung iba hindi natakot dahil sa Omicron, natakot dahil ay, hindi kami makakapunta hindi sa mga... Yes. Okay. Kung may mga dagdag ka, DJ Stan, na hindi ko na itanong, go ahead please. Kami dito at mga kabayan namin dito, ang iniisip namin ay ang Pilipinas. Iniisip namin yung growing case numbers din dyan sa Manila. And so ang masasabi lang namin, please keep safe. Alam namin na may pandemic fatigue tayong lahat. Pagod na tayo sa pandemic na ito. Pero kahit na may mga lumalabas na balita na ang Omicron ay hindi ganun kaseryoso, still, may ibang research na lumalabas na it will attack your body in other ways. There are new research, new findings that are coming out every day. So ang masasabi lang namin, we are concerned for the rise in infections, not just dyan sa Manila, but throughout the Philippines. And stay safe. Take the maximum precaution as possible. Ginagawa nyo na naman, di ba? Meron kayong face shields, meron kayong masks, keep your hands clean. Yun lang talaga. Everyone here is concerned for their families back home. Hindi lang sa Manila, but throughout the Philippines. And ang malungkot, mga bibitin muli yung mga OFW natin na nakaschedule na naman bumiyahe ng Hong Kong. That's kailan right. Kailan ulit ibabalik? They can't say for now because sinabi nila everything is been postponed for 2 weeks. But hindi alam kung gaano kabilis ang spread ng Omicron variant. I mean, kami dito, we do have confidence dito sa Hong Kong because wala kaming local transmissions for many, many months. So kung merong mga health officials na kaya nilang gawin ito, pigilan ang spread, I think we have confidence in the health authorities dito sa Hong Kong and yung aggressive practices nila dito sa Hong Kong. But it takes more than just the health officials. It takes everyone. So it's important na pakinggan talaga ang experts, ang scientists. Sila ang magtuturo sa atin kung paano tayo makakalabas sa sitwasyon na to. DJ Stan, thank you very much. Mag-ingat kayo dyan. Balitaan tayo ulit. Thank you, Ate Sue, and you take care also. Mga kaibigan, si DJ Stanley Yumang mula po sa Kabayan Radio Hong Kong AM 864. Update natin mula sa Hong Kong at marami pang mga balita na tunghayan natin dito lamang sa Pilipinas Online Bantay OCW. Hatid po sa inyo ng ating Bantay OCW Foundation mula sa Inquirer.net, Inquirer Television at Radio Inquirer Online. Ako po si Susan K. Mahigit 24 na taon nang naglilingkod sa ating mga OFW at kanilang mga kamag-anak saan man sa mundo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta sa Bantay OCW Foundation.
Patuloy po tayong magtulong-tulong upang mas marami pa tayong matulungan.